kayong lahat at welcome sa kusina ng aking ako. So today video ay ipapakita ko sa inyo kung paano lutuin ang braised with est pero silent D. Braised pig pit or a pata ng baboy. So ito ang pata ng baboy at saka lalagyan natin ng mani. Ayan. So, ang una natin gagawin, guys, yan, nakaganyan ako para makita nyo ang aking bagong kulay na hair. So, ang una natin gagawin is papalambutin muna natin tong pata. Ayan, so, ayan na, guys, kumukulo na yung tubig. So, ilalagay na natin ang pork pit o pata ng baboy. So, hindi ko alam kung hanggang ilang oras siya papakuluin. Basta, tansyahin nyo na lang na kung kailangan na malambot siya. Tapos isusunod pa rin natin yung mani. Yan, yung basang mani. Binasa ko na yung mani. Yan, binabad ko pansamantala para medyo maalis yung dumi na nakakapit sa kanya. So itong mani na to papalambutin ko rin. Lalagyan ko na ng kaunting asin para magkalasa siya. So ayan, papalambutin na natin para mamaya i-ready na natin sa pag-braise ng pit. So, ayan, nakikukulo na ang pork pit. Hinaluan ko siya ng star anise at saka luya para mawala yung langsa. Yung pinalambot nating pata ng baboy or pork pit, ayan na. Tapos, kailanganin natin ng mani. Yan, pinalambot ko na rin yung mani. Tapos, kailangan natin ng spring onion. At saka itong onion na ginayat ko ng pahaba. bawang. Yun pala yung camera. Bawang. At saka luya. So, yan lang yung kailangan natin. At pwede rin tayong gumamit ng sibuyas. So, ayan. So, lalagyan ko lang ng twist kasi wala kaming ibang ulam. So, hinaluan ko siya ng egg. Yan, pinakulay ko lang siya, nilagyan ko lang siya ng dark soy sauce. At kailangan din natin ng soy sauce. Dark soy sauce. Wine. Cooking wine. Kailangan din natin ng oyster sauce. At saka itong special paste, Chinese paste na sauce. Pwede rin namang wala ito. Parang ganyan na paste. Pwede namang wala ito, escape kung gagawin nyo na hindi kayo taga-Chinese or Chinese country. Pwede nyo namang i-escape to. At saka kailangan din natin ng sugar. So, ayun ang mga kailangan. Timbahay, kailangan din pala natin ng star anise, yung parang pampabango, para pampasarap din. So, ang una natin gagawin ay lagyan natin to ng mantika. Yan. Kuunti lang, wag madami. And then, to, so, ang uunahin natin is ang sugar. Yan, kaunti lang, kaunting sugar lang, yan. Tunaw-tunawin ang sugar. Hayaan siyang matunaw yan. Tapos, isunod na natin yung special paste ng mga Chinese. Yan. Mga half of kutsara. Ayan. Sunod natin yan. Tapos yan, ilagay na natin yung hihahali lang natin siya. Yan. Hihahali lang. At pag nahalo na natin ng maayos, lalagyan natin ng wine. Ayan, isusunod na natin yung wine. Mga half cup nito.
pagkatapos niyan, lalagyan na natin siya ng soy sauce. Tansyahin na lang guys, tansya-tansya kasi ayan, nagmamadali, baka dumating ang amo. At pagkatapos, lalagyan na natin ng oyster sauce. Mga ano lang, half of ano lang, kutsara. Ayan, halo-halo. Pag nahalo na natin siya guys, ilalagay na natin yung spring onion, yung sibuyas. Ito optional, kung ayaw niyong lagyan, okay lang. Saka, ayan. Halu-haluin. Halu-haluin lang guys, middle fire lang. And then, ilalagay na natin yung star anise at saka yung mani or peanut. Ayan na guys, nilipat ko siya sa malaking lalagyan kasi hindi kasya dun sa maliit. Madami pala akong nabiling fork kanina. So, ngayon, lalagyan na natin siya ng tubig at itutubig natin yung pinaglagaan ng mani. At saka yung pinaglagaan ng pata. So, ayan. Pakuluin natin. Takpan. Pakuluin. Ayan. Pakuluin muna natin siya hanggang sa pumulo ng pumulo. At ayan na guys. So, ayan. Kumukulo na. Kaunti na lang yung tubig. So, ang susunod natin ay dark soy sauce. So, itong dark soy sauce is pampakulay lang. So, huwag kadamihan. Kailangan katamtaman lang para hindi tumatid. So, ayan. Para kumulay lang yung carne. Tapos, susunod na natin yung egg. Nagtatapos ang ating cooking lesson. Sana ay may natutunan kayo. At please help me to subscribe my channel and press the notification bell and like and share na rin. And keep safe always and always